alas 4:06 na magandang umaga. Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! 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 Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! 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 Todo lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Balita! Todong lakas! Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas! Balita! 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 Todong lakas! Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ngayon ng Miyerkules, November 2, 2022. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Haya Ludovico. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, balita, todong lakas! All Souls Day ngayon, partner, mga maganda na magtirik ng kandila at syempre inaasahan pang dadagsa ang mas marami pang mga bibisita sa mga yumaong mahal sa buhay diyan sa mga sementeryo sa National Capital Region. At syempre dahil diyan, narito na ang headline sa balitang todong lakas. Balita, balita, todong lakas! Bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Paeng, nadagdagan pa. Pangulong Bongbong Marcos nagsagawa ng aerial inspection kasunod ng pananalasa ni bagyong Paeng. Halaga ng food and non-food items na naipamahagi ng DSWD sa mga rehiyong apektado ng bagyong Paeng pumalo na sa 48.1 million pesos. Klase sa ilang lugar sa bansa kansilado ho ngayong araw. Inflation rate para sa buwan ng Oktubre posibleng tumaas sa 7.1 hanggang 7.9% ayon sa BSP. Taas singil sa presyo ng LPG ipinatupad. Balita sa Ibayong Dagat, North Korea maglalabas ng follow-up measures kung hindi ititigil ang ginagawang military exercise ng US at South Korea. Balitang pampalakasan, TNT player na si Mikey Williams sinuspinde matapos hindi ho sumipot sa kanilang training. At sa ating balitang showbiz, Thailand gagawing regular host country para sa Miss Universe pageant. Balita, balita, todong lakas! Maaga ho tayong umalis sa mga bibisita dyan, sa mga sementeryo, ha, para maiwasan ang pagsikip sa loob ng mga sementeryo. Dahil mahirap, mainit. Minsan, bigla ang pag-ulan pa, mas okay na na maaga tayong magsibisita, di ba, partner? At dahil dyan, unay muna natin ang detalye ng balita. Narito na ang update sa lagay ng panahon. Ito, si Bagyong Queenie ay humina na ho at ngayon ay isa na lang low pressure area na huling namataan 420 kilometers silangan ng bahagi ng hinatuan Surigao del Sur. Kumikilos ito patungong northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, makararanas pa na mapag-ulan ang ilang bahagi ng bansa kaya panatilihin pa rin ang pagdadala ng payong para sa biglaang pagbuhos ng ulan. Samantala, nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga naging pinsala ng nagdaang bagyong Paeng sa Maguindanao. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pinakamadaming naitalang nasawing individual sa buong bansa dahil sa bagyo. Inaasa namang bibisita si Pangulong Marcos sa iba pang lugar na naapektuhan sa Maguindanao. Samantala, nakasailalim pa rin sa state of calamity ang nasabing rehiyon. Samantala, sumampa naman sa 112 ang bilang ng mga nasawi sa Pilipinas matapos ang pananalasa ng bagyong Paeng. Batay sa pinakahuling datos ng NDRRMC, 82 sa mga nasawi ay kumpirmado habang 30 ang bineberipika pa. Sa bilang ng mga nasawi, pinakamarami ay nagmula sa BARM na mayroong 61, 22 sa Western Visayas, 12 sa Calabarzon, at ang natitira ay sa Region 4B,
Region 5, 7, 8, 12 at sa Cordillera Administrative Region. Nananatili naman sa 34 ang nawawala sa bansa dahil pa rin sa nagdaang bagyo. Samantala, sa datos ng NDRRMC, pumalo na sa 751,800 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo o katumbas yan ng 2,491,316 na individual. Sa bilang na ito, 52,541 na pamilya o katumbas na 189,392 na individual ang nananatili sa 2,724 na evacuation centers sa buong bansa. Ang Western Visayas ang mayroong pinakamaraming evacuation centers na mayroong 935 na tinutuluyan ng 74,283 na pamilya. Sinundan niya ng Calabar Zone na mayroon namang 745 na evacuation centers na tinutuloy naman ng 55,007 na pamilya. Inihayag naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na umabot na sa 3 milyong individual ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Romel Lopez, patuloy pang nagsasagawa ng iba't ibang operasyon ang kanilang ahensya sa mga apektadong lugar, partikular na sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, Calabar Zone, Mimaropa, Region 7, 8, 9, at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon pa kay Lopez, nasa 69 million pesos na ang kabuang bilang ng naipamahagi nilang tulong na binubuo ng family food packs at cash assistance mula sa DSWD, LGUs at NGOs. Sa ngayon, nasa 82 million pesos pa ang available na standby fund ng mga regional offices, habang nasa 46,441 na food packs naman ang nakatakdang ipamahagi sa iba pang lugar na apektado ng nagdaang bagyo. Samantala, sumampa na sa 2 billion pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng Bagyong Paeng sa agrikultura at infrastruktura. At ayon sa NDRRMC, pinakalubhang na pinsala ang sektor ng agrikultura na aabot na sa mahigit 1.3 billion pesos ang halaga. Kabilang sa matinding pinadapa ng Bagyong Paeng ang Bicol Region na may 700 million pesos na halaga ng pinsala, Western Visayas na mayroong 293 million pesos at Central Luzon na mayroong namang 233.7 million pesos. Tinatayang 760 million pesos naman ang damage sa infrastructure at pinaka-apektado pa rin ang Bicol Region na mayroong 375 million pesos na halaga ng pinsala. Central Visayas na mayroon namang 272 million pesos at Northern Mindanao na mayroong 110 million pesos. Samantala, mahigit 6,000 kabahayan ang napinsala ng bagyo, kabilang na dyan ang 1,500 tuluyang nawasak. Kabilang sa Bicol, sa unang hinagupit, gaya ng Catanduanes kung saan unang naglandfall ang Bagyong Paeng, habang sa Camarines Sur naitala naman ang ikalawang landfall. Pumalo naman sa 121 million pesos ang halaga ng iniwang pinsala sa infrastruktura ng Bagyong Paeng sa Zamboanga City. Batay sa inisyal na ulat ng City Engineer's Office, karamihan sa mga nasira ay mga tulay at slope protection facilities. Nag-iwan din ng 1.8 million pesos na halaga ng pinsala ang bagyo sa sektor ng agrikultura. Maglalaan naman ng pondo ang lokal na pamahalaan para sa mga naapektuhan ng baha sa lungsod na kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity. Sa oras na alas 4:15, magbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. Sa oras o na alas 4:15 ulit, kami pa rin ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ledivico. At ako naman si Jelly Mendez. Narito pa ang iba pang detalye ng mga balita handang tumulong ang Japan sa mga lugar na napinsala ng Bagyong Paeng sa Pilipinas. Ito ang inihayag ni Japan Foreign Affairs Minister na si Hayashi Yoshimasa
kay Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nang magpaabot ng pakikiramay sa mga nasalanta ng bagyo. Hiling naman ito ang mabilis na pag-recover ng mga naapektuhang individual matapos ang bagyo. Ilan pang bansa ang nagsimula ng magpaabot ng tulong sa Pilipinas matapos ang pananalasa ng bagyong Paeng? Kabilang sa mga naunang sumaklolo ang US at China, habang nangako rin ng tulong ang Japan at Australia. Ayon sa US Embassy, nasa 10,000 family food packs ang kanilang ipinadala sa South Cotabato sa pamamagitan ng DSWD. Nag-donate rin ang Chinese Embassy ng unang batch ng disaster relief materials na kinabibilangan ng 1,000 distilled water, bottled water, instant noodles, bigas at kape sa Dato Odin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Magkakaloob naman ang Australia ng life-saving family kits sa mga pinaka-apektadong komunidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na ipadadala sa pamamagitan ng Philippine Red Cross. Kabilang sa mahigit 500 family kits, ang emergency household gaya ng sleeping kits, jerrycans, hygiene kits at tarps para sa mga naapektuhang pamilya sa Maguindanao at Zamboanga. Samantala, inihayag ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs na umabot na sa 51 million pesos ang halaga ng ayudang ipinamahagi ng government at humanitarian partners. Samantala, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang kanilang pondo para sa pagtulong sa mga sinalanta ng bagyong Paeng at pagdating ng iba pang kalamidad sa bansa ngayong taon. Ayon kay Edu Punay, Undersecretary ng DSWD, may natitira pa silang 1.2 billion pesos na kabuang resources, stockpiles, maging ng standby funds na gagamitin hanggang sa buwan ng Disyembre. Mula dito, gumastos na ang DSWD ng 69 million pesos bilang relief assistance sa nagdaang bagyo. Kung saan, sakaling maubos ang natitirang pondo, nakahanda ang DSWD na dagdagan ito para sa pagtugon sa iba pang kalamidad. Tumatanggap na rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga donasyon para sa mga nasalanta ng bagyong Paeng. Sinabi ng ahensya na bukas sila sa mga donasyon na kinakailangan ng mga naapektuhang pamilya tulad ng mapagkain, damit, sleeping kit, hygiene kit, tent at tarpaulin. Handa rin tumanggap ang DSWD ng cash donations na maaaring ipadala sa DSWD bank accounts. Una na rin nanawagan ang ahensya ng mga volunteers para tumulong sa repacking ng relief goods para sa Paeng affected areas. Sa kaugnay panabalita, papalo na sa mahigit 86 million pesos ang naipamahaging ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuwang ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan at non-government organization sa 1,000 tinamaan na panalasa ng bagyong Paeng. Sa inilabas na datos ng DSWD Disaster Response Operation Monitoring and Information Center, sumumpa na sa 910,000 na pamilya o katumbas ng 3.7 million na individual ang apektado ng bagyo mula sa higit 7,000 na barangay sa bansa. Nabawasan naman ng 73,000 o sa 73,547 na pamilya o katumbas yan ng 285,596 na individual ang nananatili sa 2,938 na evacuation centers. Mayroon ding 145,206 na mga individual ang lumikas riyena at pansamantalang nakatira sa kanila nilang mga kamag-anak. Umakit naman sa 1,649 na kabahayan ang napaulat na totally damaged, habang nasa 8,451 naman ang partially damaged. Samantala, tuloy naman ang pag-iikot ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa mga lugar na naapektuhan ng nagdaang bagyo. Balita, balita, tomong lakas! Aabot naman sa 100 sako ng bigas ang ipinamahagi ng Office of the Vice President Disaster Operations Center sa mga naapektuhan ng bagyong Paeng sa Laguna. Katuwang ng OVP sa pag-atid ng tulong, ang mga tauhan ng Philippine National Police at mga tauhan ng Philippine Air Force.
Batay sa datos ng City Social Welfare and Development Office na nasa 1,211 na individual ang lumikas sa 6 na evacuation centers dahil sa Bagyong Paeng. Nagpasalamat naman ang pamahalang lokal na malalawigan at nangako na kailang sisiguraduhin na makararating sa mga apektadong pamilya ang bawat butil ng bigas na ipinagkaloob ng OVP. Sa oras na alas 4:21, tanggap tayo ng ulat sa labas ng himpilan. Ay, alamin natin to ha, kung nahanda na ba ang mga residente ng National Capital Region ngayong Undas 2022. Alamin nga natin ang iulat ni Patrol 11, Tina Nolasco, Undas sa 2022 generally peaceful. Ayon niya na sa PNP. Detaling natin ni Patrol 11, Tina Nolasco. Naging maayos at mapayapa naman sa kabuuan ang naging paggunita sa araw ng Undas kahapon. Ayon yan sa Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan, wala silang naitalang anumang untoward incident sa mga sementeryo at areas of convergence ngayong long weekend sa bansa. Gayunman, hindi dapat anyang magpakampante at sa katunayan ay mananatili sa full alert status ang PNP hanggang Biyernes, ika-4 ng Nobyembre. Kasabay ito ng formal na pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa pampublikong paaralan sa bansa, partikular sa Maynila. Ito si Patrol 11, Tina Olasco, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, balita, todong lakas! Maraming salamat Patrol 11 Tina Nolasco sa iba pa nating mga balita. Patuloy na pinaghahanap ng Philippine Coast Guard o PCG ang 5 pang individual sa Dato o Dinsin, Suwat, Maguindanao matapos ang pananalasa ng Bagyong Paeng. Nagsagawa rin ng aerial survey sa lugar bilang bahagi ng search and rescue operations kasabay ng paghahatid ng relief supplies sa Cotabato Airport para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Naging abala rin ang PCG sa pamamahagi ng relief goods sa mga pamilyang apektado sa lalawigan ng Capiz. Samantala, pinapurihan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang papel ng Coast Guard sa pagtiyak sa seguridad at kaligtasan ng mga nasalantang pamilya. Samantala, sa kaugnay na balita, kahit Todos Los Santos, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamahagi ng tulong sa mga taga Maguindanao na naapektuhan ng Bagyong Paeng, lalo na sa mga mamamayang nawasak ang kanilang mga bahay. Sa kanyang talumpati kahapon, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na dapat construction materials ang ipagkaloob sa mga naapektuhang residente sa halip ay cash upang muling maayos ang kanilang mga bahay. Nasa 5,000 hanggang 10,000 piso ang ipinamahagi ng punong ehekutibo depende sa laki ng pinsala na natamo ng bahay ng isang residente residenteng apektado. Nag-aerial inspection din si PBBM sa Maguindanao at nagsagawa ng situation na briefing. Sa naturang briefing, pinunan ni Pangulong Marcos ang mga lugar sa Maguindanao na kalbo na ang mga bundok na naging dahilan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sumampa na sa 160 lungsod at bayan ang isinailalim sa state of calamity matapos ang pananalasa ng Bagyong Paeng. Batay ito sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council hanggang kahapon. Kabilang sa pinakabagong nadagdag ang mga lungsod ng Muntinlupa sa Metro Manila at Binyan sa Laguna. Nasa state of calamity rin ang mga bayan ng Amulong, Cagayan, Lalawigan ng Quezon at San Juan, Batangas, San Pablo at San Pedro City sa Laguna, Albay, Catanduanes, Capiz, Tibiao sa Antique, Calbayog City, Samar, Sirawai, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Pigkawayan, Cotabato at buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, muling ipinaalala
ng Departments of Energy at Trade and Industry na umiiral ang price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity matapos ang pananalasa ni Bagyong Paeng. Ayon sa DTI, 2 buwan epektibo ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa ilalim ho ng state of calamity. Pagmumultahin at makukulong naman ang mga negosyante magpapatupad ng dagdag presyo. Bukod sa basic goods, pasok din sa price freeze o walang taas presyo ng liquefied petroleum gas maging ng kerosene sa gitna ng inilargang price increase sa LPG simula kahapon. Nilinaw ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director na si Rodela Romero na tanging pwede ay rollback sa presyo. Dahilan ng price hike sa LPG ho ang pagsisimula ng pag-imbak ng heating fuel ng mga bansang naghahanda para sa winter o taglamig. Samantala, kanselado ngayong araw, Nobyembre 2, ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Paeng. Kabilang dito ang Cavite na nagpatupad ng kanselasyon sa lahat ng antas na tatagal hanggang Nobyembre 5 at ang Tuguegarao City naman na hanggang Nobyembre 3. Mananatili naman sa distance at blended learning hanggang November 4 ang klase sa 3 syudad sa Laguna, kabilang ang San Pedro, Santa Rosa at Binyan matapos ang pananalasa ng bagyo. Samantala, kanselado rin ang klase sa lahat ng level at pasok sa trabaho sa Vigan at Bataan sa Lawag City, Ilocos Norte. At para sa iba pang lugar na magsususpinde ng klase, manatili pong nakatutok dito sa DWIZ 882. Balita, tomong lakas! Samantala, nananatili namang bukas ang 2 gates ng Magat Dam sa Isabela matapos ang pananalasa ng Bagyong Paeng. Ayon kay Benny Antiporda, Administrator ng National Irrigation Administration, nasa 190.92 meters ang level ng tubig sa magat kahapon huyan. At nasa critical level anya ang tubig sa naturang dam, lalo't ang spilling level ay 193 meters, kaya't binuksan nila ang 2 sa 7 spillways. Sa sandali anyang gumanda pa ang panahon ay maaaring itigil na nila ang pagkakawala o pagpapakawala ng tubig sa Biyernes. Samantala, aabot na sa 1,069 cubic meters per second ang water inflow o naiipong tubig mula sa pag-ulan, habang 979 cubic meters per second naman ang outflow o pinakakawalang tubig sa Magat Dam. Inirekomenda naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsasagawa ng tree planting activities bilang pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Sinabi ito ng Pangulo matapos ang ginawang pag-inspeksyon sa Maguindanao kahapon, kung saan inireport sa kanya ang lawak ng pinsala at bilang ng mga individual na naapektuhan ng Bagyong Paeng. Ayon kay Pangulong Marcos, naobserbahan niya sa ginawang aerial inspection na lahat ng lugar na nagkaroon ng landslides ay wala ng puno at nakalbo na ang bundok. Dahil dito, sinabi ng Pangulo na mahalagang gawin ang pagtatanim ng puno hindi lamang para sa kalikasan kundi maging sa pagsagip ng buhay. Samantala, pinatitiyak din ng Pangulo ang sapat na supply ng relief goods sa mga evacuees at ipinaalalang huwag nang mamigay ng tiket para lamang makakuha ng rasyon mula sa gobyerno. Totoo naman yan, partner, kasi karamihan sa mga nasalanta dati, meron akong na aktuhan din sa mga pumipila ng relief goods Yung iba sa kanila nagdodoble-doble ng mga stab. Diba? Yung iba yan, hindi na nakakatanggap ng ng ayuda dahil yung iba na, yung sa iba na pupunta, minsan dumudoble ang nakukuha. Siyempre, kailangan din natin na kumutob dahil yung iba, mas kailangan nila ng tulong kumpara sa atin, di ba? Dapat wag na iwasan yung pananamantala, partner. Tama. Para lahat meron, para nabigyan. Para lahat magkaroon ng biyaya. Kasi mahirap na maging mapanglamang ka sa kapwa, di ba, partner?
Samantala, kaugnay niya, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sapat na supply ng mga gamot sa evacuation centers. Sa isinagawang situation briefing sa Maguindanao, sinabi ng punong ehekutibo na dapat gawin ng polisiya ang pagsasama sa gamot sa mga ipinamamahaging relief goods, lalo para sa mga senior citizens sa evacuation centers tuwing may kalamidad. Maliban dito, pinasisiguro rin ng punong ehekutibo na dapat magkaroon ng mga gamot na hindi na kailangan ng prescription tulad ng para sa ubo, sipon, lagnat at iba pang sakit. Pinagutos naman ng Pangulo ang pagpapadala ng mga doktor matapos mapaulat na ilang bakwit ang nagkakasakit. Sa oras na 4:31 ng umaga, magbabalik po ang balita ang todong lakas. Sa oras na alas 4:38, nagbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ledivico. At ako naman si Jelly Mendez. Para sa karagdagan pa natin mga balita, saan ba tayo dapat bisitahin ng ating mga viewers? Ayan, bisitahin niyo po kami sa aming website na www.dwiz882am.com at sa aming Facebook page at YouTube account na DWIZ882 at DWIZ On Demand. At syempre, sabayan din tayo na pakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation. Provincial registration nationwide, kabilang na dyan ang DWIZ 94.3 FM Palawan, DWIZ 89.3 FM Dagupan, ang 92.3 Home Radio Legazpi, 95.1 Home Radio Naga, ang 98.3 Home Radio Gensan, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, andyan din ang 89.5 Home Radio Iloilo at syempre ang 98.7 Home Radio Davao. At napapanood din po kami via test broadcast sa Digital Free TV Channel IZTV at available rin po kami sa Digital TV Devices at TV Receivers. Scan lamang po ang inyong Digital TV sa Digital Channel Boxes upang mapanood ang IZTV. At syempre partner, batiin na rin natin ang walang sawang sumusuporta sa ating himpilan. Pero bago yan, partner, batiin muna natin ang happy birthday. Ay, sino ba to, partner? Sino ba ang may kaarawan ngayon? Ayan, ang ating napakasipag na communication assistant na si Ate Yasmin Pantalyon. Ayan, happy birthday, Ate Yas. Kaya pala may nakita akong tumatakbong lechon. Lechon na siya, pero tumatakbo siya pa. Ayan, may apple ba ba yan? Wala pa, ilalagay pala. Ayan, happy birthday. Ilan taon na to si Ate Yas? Ilan taon na kaya si Ate Yes. Ay, parang 18. 16 daw. Ayan. 16 years old si Ate Hiyas. Back to 18. 18 years old. Hindi po pala. Pwede na to kay Danielle. Ayan. Happy birthday, Ate Yasmina Pantalyon. Ayan. Napakasipag namin communication assistant. Happy birthday sa lahat pa ng nagdiriwang ng kaarawan. Siyempre, isang beses lang yan sa isang taon, ha? Yan, enjoy your day, Ate Hiyas. Mm-hmm. At syempre, partner, batiin ko na ang mga nakikinig sa atin sa YouTube. Andyan si Cristo, si Mark Pantava, si Tita Ems at si Kuya JC. Good morning po. Si Cristobal Trinidad Jr. nakikinig din sa atin at si Norly Santos. Andyan din si Carding Domingo, masayang Miyerkules daw. Si Roberto Villegas, andyan din nakikinig. Pati ang kanyang asawa na si Jennifer Villegas. Yung kanya ding biyanan pala. Ayan, sa Bulacan-Bulacan, si Junior Roque at Tessie Roque. Andyan din si Marcito Mapili Jr. Good morning din daw kay Engineer Renner Contihino at sa lahat ng DWIZ staff. Andyan din si Will Elco at si Roberto Clemente sa Kalumpit, Bulacan. Si Roberto Briones din sa Santa Maria, Bulacan. At si Sans dyan sa Tipas, Taguig City. Ayan, good morning. Good morning po. Good morning sa inyo, ha, sa mga tagapakinigan namin. Uy, ang daming bumabati kay Ate Yasmina. Maraming salamat ho. Ha. Busy po ang aming communication assistant. At syempre, nandyan din at nakikinig sa ating Facebook page si Ramona Badillo, Nelson Malinawa, si Mr. Gilbert Matalote,
Watching daw sa Brunei. Wow. Wow, ingat po kayo dyan. Ingat po kayo. Oy, meron dito nag-comment partner. Nilagyan niya ng DWIZ, Lamraga Radio daw. Oh, good morning ho sa inyo dyan, Anna. Good morning po. Live po tayong napakikinggan sa Tacloban. Wow. Maraming salamat ho. Miss Annette Allegri dyan sa USA. Si Nelson Malino din sa USA to partner. Miss Andy, Andrea Jong, nakikinig sa atin. Ha? Kamusta kaya ang trabaho po nito? Tapos na ang trabaho niya ng gantong oras. Kaya nakikinig na siya ngayon, partner. Hindi na siya busy sa atin. Maraming salamat sa paglaan ng oras. Miss Andy, andyan din si Tatsuki Chiba ng Japan. Si Marites Kondo ng Japan, nakikinig din. Anthony Abrina ng Davao City. Si R. Castilla. Oya, sa Hawaii to nakikinig. Aloha, Jelly and Haya. Maraming salamat ho. Roberto Aguinaldez, si Vani Natividad, Daninyo. Ang ating Coco Martin, Derek Mateo, Clydel James, nandiyan din. Si Erna Sosias, hello mga madam, good morning, have a nice day. God bless ho sa inyo. Sa inyo rin ho. Gary Ramos, maganda umaga ng Malabon. Si Mama Beth Samson, happy birthday daw kay Ate Hiyas. Joanna Nicolas, good morning. Andyan din si Miss Tizen Biruman ng Orani Bataan, di pa huli itong makinig. Andyan din si Carmelita Mendoza, maraming salamat. At sa oras ho, alas 4:43, tanggap tayo ng ulat sa labas ng himpilan. Metro Patrol reports. Eto na, alamin na natin ang sitwasyon dyan sa Caloocan. Ihatid dyan ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Good morning, Jelly and Haya. Chef Babapi ako. Happy birthday, Ma'am Hiyas Pantaleon, ang pinakamatinding CA sa buong bansa. Daigyan ng ano, Mama Beth, daigyan ng bagyo, mas matindi sa bagyo. Oo, grabe. Grabe, sipag yan. Hindi na yata natutulog yan. Kahit nasa bahay yan, kapag meron akong ipapagawa sa kanya na kailangan for tomorrow, gising yan. Pero nausapan na kami para sa birthday niya. Amin na lang yung dalawa yon. Yes, Jelly, Haya. Sasampahan ng kasong Section 5, Selling of Dangerous Drug at Section 11, Possession of Dangerous Drug, Article 11 of RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang isang lalaki makaraang isagawa ang drug bypass operation sa Caloocan City kahapon. Sa ulat, November 1, 2022, alas 2:30 ng madaling araw, nagsagawa ng isang bypass operation ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Caloocan PNP na pinamumuluan ni Police Major Dennis Odtuhan. Sa pangangasiwa ni Police Colonel Ruben B. La Cuesta, ito yung OIC ng Caloocan City Police Station. Sa bypass operation, naaresto si Mahid Kondaraan, ito isang palagi isang Muslim to eh. Kondaraan alias Mahid Musa. So I repeat, si Mahid Kondaraan E. Musa alias Mahid. Makaraang makabenta ito ng one-piece medium heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu. Nasamsam sa suspect ang 3 pieces medium heat sealed transparent na hininalang shabu na 15 grams at may standard drug price na 102,000 pesos. Metro Patrol Beth Samson nag-uulat para sa Impilang Metro ng Lakas, DWIZ. Balita, Tomong Lakas. Maraming salamat Metro Patrol Mama Beth Samson. Samantala, tanggap naman tayo ng ulat dyan sa Rizal mula kay Metro Patrol Tata Ray Abelia. Tata Ray, maganda umaga. Okay, Jelly Naya, at bago yung ating situationary, maligayang karawan niya kay Yes Palaro Pantalyon, karawan pala niya itong araw na ito, no? Walang ibang pinakamasaya sa buhay ng tao pag masapit ang iyong kapanganakan. Tama kaya, yan, tama. Again and again, happy birthday from Tata Ray Aragones Abelliat, na may umaba pa ang life natin. Anyway, nakatapos at naging tahimik ang buong lalawigan. Ulang reported na ikang nangyayari na namang uring aksidente patol na itong nakalipas na araw ng undas. Sa pagmumontor patol na sa mga PNP at personnel at nakatanggap tayo ng mga mensahe ay naging tahimik at naging mapayapa itong nakalipas na undas nga. Sapakat sa pakipagtulungan ng ating mga kababayan patrol na sa kanilang mga area at responsibility patrol na ang bayan ng Murong na ating tinutukoy sa binangunan
ang uno taytay at kainta na ikang sinasakop yan ng District 1 ay maganda at naging maayos naman sapagkat sabi nga natin, ulit-ulitin natin, kaya naging kabawasan at masyadong hindi masyadong dinagsa. Kung alintuad mo sa mga nakalipas na panahon na halos ikaw nga ay magkapalik ka ng mga mukha ng mga tao na sisidalon sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon naman ay bilang na bilang mo at malaking kabawasan niya yung dalawang araw na 30-31 na pinuntahan at linis ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya pa man, hindi ka nga impasalamat nila mga PMP kasama na dyan ang Bureau of Fire Protection, ang Philippine National Red Cross at iba pang tumutulong sa sitwasyon ng peace and order sa naturang lalawigan. Lagdaga na balita, ka nga, umutong araw ito at pinaka All Souls Day ng bayan ng Angulwersa at namaya awalanis tayo ay mapag-covers yan at titirin ng sitwasyon sapagkat yung unong previous nating news ay ka nga may mababang lugar lalo na yung tinatawag public cemetery na matagpuan diyan sa Barangay San Isidro. Bakit dati-rate ay laking problema yan ng local executive patron na yung mga scientist na nakatira diyan kung tawagin natin ay ka nga biglang naglitawan diyan. At alamin natin kung talagang wala na na tinatawag natin yung mga sentes na dati nakatira diyan sa gilid mismo ng municipal cemetery ng bayan ng Angulo Rizal. Yan natin ako ang situationer mula sa lalawigan ng Rizal ito. Metro Patrol, Tataray, Aragones, Abel Yanagot, Simpilang May Tudulakas, DWIC. Balita, balita, tomong lakas! Maraming salamat, Tataray Abelia, dyan sa Rizal. Ito na misto nila, nila Miss Andy at ni Miss Marites Kondo ng Japan. At syempre, sa oras on, alas 4:48, dakuan natin ang ulat sa probinsya. Ronda, probinsya! Alamin natin na sitwasyon dyan sa Camarines Sur, sa Bicolandia, ihatid ni Kuyang Melvin Machado. Kuyang Melvin, maray na aga. Maray na aga, sa memorandum na inilabas si Governor Luigi Villafuerte ng lalawigan ng Camarines Sur, lifted na ang suspension ng pasok sa eskwela, lahat ng antas maging pribado at pampublikong paaralan simula ngayong araw. Sa lungsod ng Naga, hindi lang balik eskwela sa lahat ng antas, pribado man o pampublikong paaralan, balik trabaho na din matapos itong suspindihin dahil sa nakaraang bagyong paeng. Ang dalawang magkahiwalay na memorandum ay nakabase sa pagbuti ng panahon at sa nakatakdang paglusaw sa Tropical Depression Aquini na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito sa balik trabaho at balik eskwela sa lungsod ng Naga at sa lalawigan ng Camarines Sur, nangangahulugan naman ito ng balik traffic sa pangunahing kalsada sa lungsod ng Naga. Mula sa Naga City, sa Bicol, Melvin Machado, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Melvin Machado, mula Bicol. Tanggap naman tayo ng ulat sa Bataan mula kay Kuyang Jun Bringula. Jun, magandang umaga. Magandang morning. Naging maayos at tahimik ang pagdiriwang ng araw ng mga patay o ng undas kahapon sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Bataan. Ayon ito mismo kay Kenal Romero Velasco, ang Bataan PNP Provincial Director. Ayon sa kanya, ito ay bunga na rin ng pagtutulungan ng tropa ng PNP kasama na mga LGUs at kanilang mga mayor, kabilang na rin ito yung mga barangay official at mga barangay tarod at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at rescue team. At sila ang nagbubay sa mga simenteryo sa iba't ibang lugar sa Bataan, kung kaya't masasabing ito'y naging maayos at tahimik. Samantala, naging maayos din naman ang daloy ng trapiko sa May Roman Highway at maging dito sa MacArthur Highway dahil na rin sa pagtutulungan ng iba't ibang grupo tulad ng REAP, ng grupo ng Peninsula Electric Cooperative at maging ng Department of Public Works and Highways. Gayunman, ngayong araw ay mananatili pa rin mag-ikot sa mga simenteryo ang mga PNP personnel upang alamin at tulungan ang mga iba pang magtutungo sa puntod ng kanilang mga minamahal yung araw, particular dito sa may bayan ng Orani
Samantala kahapon, halos sabay-sabay ng magsikip ang talo ng trafiko dito sa iba't ibang lugar sa Bataan. Ganap na alas 5 yan, alas 5 ng hapon ng magsikip ang talo ng trafiko sa iba't ibang sementeryo sa Bataan. Pero pagdating ng alas 7 ay unti-unti nang lumuwag ang daloy ng trafiko at pagdating naman ng alas 10 ng gabi ay unti-unti nang nag-auwian yung mga tao mula sa sementeryo dahil hanggang alas 12 lamang ay sabay-sabay na rin isnara ang mga sementeryo sa iba't ibang panig ng Bataan kahapon. Yun ang bilingguan na gawin at simple na metodo lakas, DWIC. Balita, balita, tomong lahat! Maraming salamat, Kuyang June Bringula, dyan sa lalawigan ng Bataan. At sa iba pang detalye ng mga balita, muling pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na magbigay ng tamang dagdag sahod sa mga empleyadong pumasok sa mga araw ng deklaradong holiday ngayong Nobyembre. Sinabi ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na ang mga empleyadong mas nagtrabaho kahapon, November 1 na special non-working holiday, ay tatanggap ng karagdagang 30% sa kanilang arawang sahod sa unang 8 oras. Para naman sa mga empleyadong nagtrabaho ng lampas 8 oras, karagdagang 30% din sa hourly rate ang kanilang matatanggap. Samantala, November 30 naman na isang regular holiday din na tatanggap ng dobling arawang sahod ang mga manggagawa sa unang 8 oras at magkakaroon din ng dagdag na 30% ang mga mag-overtime. Samantala, bagsak presyo na ang mga bulaklak sa Dangwa Market sa Sampaloc, Maynila ngayong undas. Ayon sa mga nagtitinda, bumaba ang presyo lalo na ang mga flower arrangement na ibinebenta sa presyong 150 pesos kada dalawa. Tila nilangaw anila ang dangwa dahil nagsarado ang ilang tindahan. Isa sa mga dahilan ng matumal na bentahan, ang epekto ng bagyong Paeng lalo't nag-online na lamang ang mga nagtitinda ng bulaklak. Samantala, mahigit 62,000 pasahero ang dumagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong undas 2022. Ayon kay PTEX spokesperson Jason Salvador, naging maayos ang daloy ng mga biyaheng papasok at palabas ng Metro Manila at iba't ibang bahagi pa ng mga probinsya. Nito ang weekend ay kinansila ang maraming biyahe dahil sa pananalasa ni Bagyong Paeng. Bilang bahagi naman ng offline biyaheng ayos, naglagay ang Department of Transportation ng malasakit help desk sa main entrance ng PITX. Samantala, 24 oras ding nag-inspeksyon ang PNP bilang bahagi naman ng security protocol sa paligid ng terminal. Umabot naman sa 19,000 individual ang dumagsa sa Eternal Gardens sa Lipa City, Batangas ngayong undas 2022. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Eternal Gardens Branch Manager Tess Marzan, simula pa noong Lunes ng umaga ay puno na ang kanilang parking. Katuwang-anya nila ang lokal na pamahalaan ng Batangas sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan ng mga bumibisita sa sementeryo. Samantala, wala namang naiulat na untoward incidents sa Eternal Gardens. Ayun po ay nasa 18,900 plus na po na visitors. Today po din ay full parking na rin po ang ating area. Unlike po na come and go po ang ating day. Yun naman po, mas pinili po magstay ng ating mga visitors and karamihan po is may dalang sasakyan. So talagang full parking po sa loob ng ating park. Kasi meron naman po tayong mga augmentation guards na nakapwesto sa bawat corner at tapos sa parking areas. Meron na dito din po may police visibility. Yan ang tinig ni Lipa, Batangas Branch Manager Tez Barzan sa panayam ng DWIZ. Balita, balita, tomong lahat! Samantala, posibleng tumaas sa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation rate ng bansa para sa buwan ng Oktubre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas mataas ito kung ikukumpara sa dating 6.9% na naitala noong September kung saan na malaki ang posibilidad na malagpasan ito ang 2% hanggang 4% na target sa loob ng 7 magkakasunod na buwan. Iginit ng BSP na kung patuloy natataas ang presyo ng mga pangunahing
unahing bilihin, dagdag singil sa presyo ng langis at pamasahe, at paglagapak ng palitan ng piso kontra dolyar ay maaaring malampasan ang inflation ngayong buwan ang mga naging record sa loob ng 13 taon. Sa kabila nito, inaasahang bababa pa ang inflation sa mga susunod na buwan dahil sa pagbaba ng singil sa electricity rates ng Meralco, nakikita ang pagbaba ng presyo ng petrolyo at mas mababang presyo ng isda sa mga pamilihan. Balita, balita, tomong lahas. Balita sa ibang bansa. Alamin natin ang detalye ng 4 News mula kay Jen Patrolya. Nagbabala ang North Korea na maglalabas sila ng pinakamalakas na follow-up measures mula sa Pyongyang kung hindi titigil ang ginagawang military exercise ng United States at South Korea. Ayon sa Foreign Ministry ng North Korea, walang tigil at walang ingat na kumikilos para sa pagsasanay ang US at South Korean military na posibleng magresulta ng seryosong yugto sa pagharap ng kapangyarihan laban sa kapangyarihan sa pagitan ng mga nabanggit na bansa. Matatanda ang sinimula ng United States at South Korea ang kanilang pinagsamang militar air drills na isa sa pinakamalaking aktibidad kung saan dandang mga eroplanong pandigma mula sa magkabilang panig ang nagsasagawa ng 24 hours mock attacks na agad namang kinundina ng North Korea. Iginiit ng North Korea na handa silang gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang para may pagtanggol ang soberanya ng kanilang bansa, seguridad ng mga tao at integridad ng teritoryo mula sa mga banta ng mga military forces sa labas ng bansa. At yan ang balita para sa Ibayong Dagat. Ako po si Jen Patrolya. Sa sports! Alamin na natin ang detalye ng balitang pampalakasan ni Ate Jan ni Allen Ibanez. Sinuspinde ng isang linggo ni TNT Tropang Giga Team Manager Jojo Lastimosa si Filipino-American Mikey Williams makaraang hindi sumipot sa kanilang ensayo noong Sabado. Ayon kay Lastimosa, nagsanay ang kupunan isang araw bago nila harapin ang Phoenix Super LPG Fuel Masters noong Linggo. Bukod sa hindi pag-iensayo ng atleta, hindi rin ito nagpunta sa kanilang team building sa Batangas at ilang beses na ring lumabag si Williams sa patakaran ng kupunan. Iginit ni Lastimosa na ipinakita ni Williams sa kanilang kupunan ay hindi gawain na matinong manlalaro. Matatandaan nito lamang nakaraang Hulyo, muling pumirma si Williams ng 3-year contract extension sa TNT Tropang Giga. Para sa Sports News, ako po si Aline Banyes. Sa Entertainment, a Trending News. At alamin na natin ang detalye ng show business mula kay Joanna Luna. Planong gawing regular host country ng JKN Global Group Public Company Limited ang bansang Thailand para sa Miss Universe pageant. Ito ay matapos mabili ng Thai transwoman billionaire na si Jakapong Ann Hakrahutatip ang Miss Universe organization kamakailan sa halagang $14 million. Una nang inihayag ng JKN Company na nakasentro sila sa pagsuporta sa paggamit ng copyright and copyright management mula sa licensing ng Miss Universe brand hanggang sa pag-oorganisa ng mga national pageant. Sa darating na January 2023, nakatakdang ganapin ang Miss Universe 2022 sa New Orleans, Louisiana sa Amerika. At para sa balitang showbiz, ako po si Joanna Luna. Balita, balita, tomong lahas. At maraming salamat, Joanna Luna. Oy, thank you din. Kay Kuyang June Bringula, nakamonitor sa atin. Andyan din si Gary Ramos at sa iba pang nakikinig. Ang aking mama, Mama Lenny, dyan sa Marikina City. Maraming Ganyan salamat. Ganyan din si Carl's Otaza Arts sa Kuwait. Kasama niya daw nakikinig ang kanyang asawa na si Maida Galpo. At si Tito Marciano. At syempre, pinasasalamatan po namin ang lahat ng bumubuo sa aming stasyon sa pangunayan ng ama ng aming himpilan, si Boss Edgard A. Cabangon. Sa aming tech on duty na si Engineer Daniel Tenco at Engineer Werner Contihino. Sa ating news writers na sina Jen Patrolya at Drew Nasino. Sa ating social media assistants, media writers na sina Allen Ibanez at Joanna Luna. Andyan din ang ating birthday girl, ang communication assistant natin, si Ate Yasmina Pantalyon. At syempre sa ating piloto, si Kuyang Basil Nabwa. At sumayin niyo po mas todong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po si Haya Ledivico. At ako naman si Jelly Mendez. Samahan niyo po kami ulit bukas sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1 at abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga kasama dyan si Kuyang Drew Nasino. Magandang umaga at maraming salamat. Balita, balita, tomong lakas.